Hello guys. So today mag-solve tayo ng puzzle. Okay, or tuturo ko sa inyo yung kung paano mag-solve ng 1,000 pieces na puzzle. Okay, first step actually is isa-sort nyo yung mga puzzle na ganito. So usually, yung mga puzzle na 1,000 pieces medyo mahirap ng buuin. So, ginawa nila ng may mga letters sa likod. So, ito letter D. Tapos, ito letter E. Ayan. Tapos, ito letter F. So, sa mga pictures at slides na ipapakita ko sa inyo, ito, nagawa na namin yung iba. Kasama ko yung pamangkin ko. Ito, yan. So, ginawa ko tong base na to. Ito yung may F tsaka D. Sa likod na ito, may D tsaka F. Diyan. So, yan. Kukunin mo yan. Tsaka, ipa-plat mo. Tapos, nilagyan ko siya ng sketch tape para hindi nagumalaw. So, yan na yung naging divider. So, pagka uumpisan mo ang isang parte or side, bukas-bukasan mo lang ito. Yung isa. So, ito yung pinaka model. Yan. Ito bag, dahil sa kaliit-liitan ng mga yan, kailangan mo siyang titigan dito. Titigan at kung saan yung titigan isa-isa kung saan yung spot at doon mo siya ilalagay banda doon. So, until na ma-realize mo kung saan siya. So, ilalagay mo siya dyan, ilalagay mo siya dyan, ilalagay mo siya dyan, ilalagay mo siya dyan. So, until ma-realize mo na magkakadugtong na sila. Ayan. So, next namin is, medyo nagulo ito. So, next namin, either yung mas madali kasi ito. Ito na lang gagawin. So, ayan. So, ganito. So, letter E ito. Kaya, hinanap ko at yung tag dito ay letter E. At, in-arrange ko siya. Kailangan mo siyang hanapin kung ano yung mga magkakulay para mas madali. So, ito ay pagkababaliktarin mo siya. Yeah. So, ihiwalay mo yung pa-vertical at saka pa-horizontal. Ito pa-horizontal pa ganyan. So, gaganyan siya, gaganyan siya. So, gaganan siya. So, ganito. Pagka itatry mo siyang gaganan, yeah, parang hindi siya. Kasi yung E tsaka E dito ay magkaiba. Kung itatry mo siya dito, ayan, okay siya. Kasi idadagdag mo dito. And then, ito siyempre. Ayan. Tsaka, yeah. So, hindi mo kasi siya kailang ipilit na ipagpilit na isiksik. It comes in naturally. So, pag gaganyan, ayan. So,
Iyan na ba din? Iyan na ba din kung tama ba yung pagkakakulay niya? So, tama naman yung blending ng kulay. So, siya yan. Hello. So, eto na ulit, nabuo na. Sabihin ko lang sa inyo na ulitin ko li yung aking sinabi last time. Na ito ay sa likod dito dahil sa sobrang dami na. May letter A, C, E, B, D, F sa likod na ito. So, dito yung A, C, E, B, D, F. So, gaganon siya. A, C, E, B, D, F. Pag ganon, pabaliktad naman. So, wala siyang instruction. Pero, syempre, sa common sense mo, ay ma-analyze mo na mapapadali ka kapag kukunin mo yung mga gitna nun A, C, E, B, D, F. So yung pinakita ko kanina may quadrant dyan pag ganyan. So yun yung kinuha ko. Kinuha ko yung mga boundaries para yung para hindi kalat-kalat at ayun, isa-segregate mo yung A, yung C, yung A, E, yung B, D, tsaka F para hindi sila kalat-kalat at mapapadali ka sa pagbuo. Kapag ka hindi mo naman ginawa yun, talagang hindi mo siya talaga magagawa dahil sa sobrang dami. Ay nako, hindi mo ito mabubuo. Okay, so ganun lang siya, 1,000 pieces. Ayan, isang tamsak naman dyan, tamsak mga katamsak, mga kawangis. Woo! Ganda, no?
Nakakita na ako ng ganito eh, violet. Comment kayo kung may maganda kayong nakitang mga ganitong klaseng kulay ng mga nature, kung mahilig kayo mag picture. Yeah. Okay. Ganda, no? So, yan ang ganyan. Hanggang dito na lang, mga kawangis, na. At, parang siya na, hindi ako nakapag-upload, pero, yun nga. Busy lang tayo. Mahanap naman ako ng time para makapag-upload. Medyo mainit-init ngayon. So yun na, ano po, mga kawangis. Hindi ko makita. Hindi ko kayo makita. Hindi nyo ako makita. Ayan, ingat na lang kayo. Dahil maari ba na naman yung COVID-19. So, ingat na lang kayo dyan. Shout out sa mga nanonood. Comment na lang kayo. At pahabol, kay Maisel. Yan, yung ka-chess ko. Yung katropa ko sa chess. At syempre sa asawa ko, na napakaganda. Okay, I love you. Bye-bye. Hello, mga kawangis. Kamusta naman? Kamusta naman dyan? So, napakainit dito ngayon? 28 degrees Celsius. Not bad.
Natumba? Natumba! Kita ba? Hindi ko makita.